Hebreo chapter 4 verse 15. Si Jesus ay tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin. Gayunmay, walang kasalanan. May isang bata na 7 taong gulang ang kailangang putulan ng kaliwang braso at mahirap masanay sa kawalan nito. At totoo yun. Nang bumalik na ang bata sa kanyang paaralan, sa kanyang klase, ninais ng guro o ng teacher na maunawaan ng ibang mga bata kung gaano kahirap ang di na magawa ng mga dating gawi ng bata. Kaya isang umaga, inutusan ang ibang mga kaklase na ilagay at panatilihin ang kanilang kaliwang kamay sa likod nila. Ibig sabihin, lahat ng gagawin nila ay panay ka ng kamay lamang ang gagamitin. Ang mga maliliit na gawain tulad ng pagbubuklat sa mga pahina ng libro, pagsusulat ng maayos na walang pampigil sa pagdulas-dulas ng papel ay naging mahirap sa kanila. At mas matagal ibutones ang damit at naging imposible ang pagtatali ng sapatos. Natanto ng mga kaklase ng bata na ang tanging paraan para talagang maunawaan ang problema niya ay maranasan nila mismo ang nararanasan ng batang naputulan ng braso. Dahil ang anak ng Diyos ay naging tao mismo, alam niya ang ating mga pagsubok at tukso ng buhay. Nauunawaan ni Jesus ang ating sakit ng ating mga pusong sugatan, ang hapdi at mga tiising ating kinakaharap. Siya mismo ay naghirap din at tinukso sa lahat ng pagkakataon. Kaya nakakasaklolo siya sa mga tinutukso, sinusubok, kumakaharap ng mga problema sa buhay. At dahil wala siyang kasalanan, siya ay dapat na mamatay na kahalili natin at siya nga ang naging perpektong sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Dahil lubos tayong nagpapasalamat sa pagkakaroon ng isang tagapagligtas na nakauunawa at nagmamalasakit sa atin. Nauunawaan tayo ni Jesus sapagkat ang lahat ng ito ay kanyang pinagdaanan. Na marami din sa ating may mga pinagdaraanan sa buhay, ngunit huwag mawawalan ng pag-asa. Merong nakakaunawa sa iyo at sa akin. Walang ibang nakakaunawa ng katulad ni Jesus. Siya lang ang may kakayahang umunawa sa lahat ng ating mga pinagdaraanan sa buhay. Magtiwala lang sa Kanya. Kumapit at huwag bibitaw. Panghawakan ang Kanyang mga pangako na ang lahat ng tatawag sa Kanyang pangalan ay maliligtas. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all.